Hello! Gusto mo ba mag-invest sa mga companies na to? Pero hindi mo alam kung paano magsisimula. Well, in today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng isang stock account in just less than 10 minutes para makapag-buy and sell kayo ng mga stocks na to. Pero not that fast kasi kailangan nyo mag-perform ng technical analysis and fundamental analysis kapag bibili na kayo ng mga stocks na yan. And in today's video, ang tuturo ko muna sa inyo is kung paano magbukas ng isang account. And ang panghihintay natin, tara na! Okay, so to start this, you need to go to the First Metro Securities website. And makikita nyo dito, mayroon silang notice na we are upgrading and makakapag-open lang kayo ng account from 6 a.m. to 2 p.m. weekday. So, kapag ka-weekend, bawal kayo magbukas ng account and hindi nyo ma-access yung website nila. And ganun din sa weekday na beyond 2 p.m. So, 6 a.m. to 2 p.m. nyo lang ma-access yung website nila, ha? Okay? And then, after you have visited yung website nila, click nyo lang itong apply now. Okay, so nandito yung mga requirements na kakailanganin nyo to open an account. So, unang-una is syempre yung Metro Bank account natin. And then, nandito yung initial deposit. So, ang minimum deposit is 5,000 pesos. So, as low as 5,000, makakapag-start ka na sa stock market. And you also need tax identification number. So, hindi ka makakapag-proceed sa registration kung wala kang TIN. And then, SSS or GSIS, wala kayo na, hindi ka makakapag-open ng account, okay? And then, yung other requirements natin, of course, valid ID, proof of address, email address, and then specimen, signature. So, mamaya, i-explain ko kung ano yung mga yan, okay? So, let's proceed with the application. So, i-click nyo lang itong are you a Metro Bank holder. So, wala namang answer na no, di ba? Yes lang answer dito. And wala kang pagpipilian, di ba? No choice. So, after nun, click nyo next page and then you need to fill in the account information. So, ayan, nakalagay dyan kung PHP or USD yung inyong account. And then, you need to type in your account type. So, unaan dyan, mamimili ka kung individual, joint, or interest. So, for students, di ba, wala pa kayong TIN and then GSIS. So, what you can do is actually make an interest for account, di ba? So, sa parents nyo and then, they need to submit yung birth certificate nyo, di ba? Ayan, tapos tatype nyo dahil yung inyong username and then email address and then yung inyong alternative email address, okay? Then after nyo ma-fill in yung mga details na yan, click nyo lang proceed in opening an account, okay? And then the next step that you need to do is to provide your personal information. Ayan, yung mga name nyo, birthday, nationality, gender, single status, and then yung inyong mobile number. And then, of course, ito yung sinasabi ko, yung TIN and then GSIS number, kailangan yun. Hindi kayo makapag-proceed kung wala yan. And then, of course, your present address and then permanent address. Kung parehas lang, check nyo lang yan. Permanent address is the same as the present address. Okay? And then, of course, your employment status. Kung unemployed ka ba or employed or self-employed. And then, you need to provide the details, diba? And then, meron pa ditong additional question kung are you a US person? Okay, and then after answering those, click on continue. Okay, and then lalabas dito, of course, yung inyong investor profile. So you just need to answer itong mga questionnaire na yan. So what is the purpose of your investing? And then yung inyong annual income and then net worth. And then saan manggagaling yung funds mo? And then other information, kung meron kang company. And then, kung meron kang other broker, you also need to provide it right here, okay? And then, dito sa dulo, makikita nyo dito yung inyong Metro Bank account number. So, kailangan nyo ilagay dito yung inyong Metro Bank account number. And kung gumamit kayo ng Earnest, ang ilalagay nyo dito yung account number doon sa inyong digital card, okay? And then, after nyo i-fill in yan, just click on continue. And ang susunod na gagawin nyo is, of course, to answer just a quick survey right here. So, how did you learn about First Metro Securities? Ayan, kung wala dyan, so click nyo lang yung other and then pumili kayo dito sa mga options dito. Okay, and then after answering the survey, click on continue.
And then you need to provide your password and then other security information. So this includes yung inyong security question and then yung inyong security answer. So in case na makakalimutan niyo yung password niyo, then basically you can reset it using the security question, di ba? So after answering that, so click on continue. And then lalabas dito yung agreement to the terms and conditions ng First Metro Securities. So iscan nyo lang yan and basahin. And after nyo basahin yan, so click on I agree. Okay? And then after nyo i-accept yung terms and conditions, magpapadala sila sa inyo ng email. Ayan, so check nyo lang email nyo and then magpapadala sila ng link. Pag kinlink nyo tong link, dadalhin nito kayo sa First Metro Securities Registration. And then dito, kailangan nyo nang i-upload yung mga documents na hihingi nila, okay? So, kabilang dyan yung valid ID with specimen signature. So, kumuha kayo ng bond paper and then pirmahan nyo ng tatlo vertically. So, patayo. And then, ilagay nyo sa taas yung ID nyo. So, ID and then tatlong signature sa baba. Okay? And then, yung pangalawa, proof of address. So, pwede dito utility bills or telephone bills. And kung wala kayo ng mga bills na yon, pwede nyo gamitin ng isang valid ID na merong address dun sa ID na yon. Ang ginamit ko actually is driver's license kasi meron siyang address doon. Kasi wala pa naman akong utility bill, di ba? And electricity bill na naka-address sa pangalan ko. Okay, and then yung pangatlo dito, yung proof of bank account number. So, you just need to screenshot yung inyong earnest account. And then with name, of course. Okay? So, ayun lang. After nyo ma-upload yan, just click on submit documents now. And ganun lang kabilis. And meron na kayong account, di ba? So, you just need to wait for the verification of First Metro Securities. Okay, so how long will it take? So, it will take approximately 2 to 3 weeks. So, ayan. Kasi ako, nung nag-apply ako, in-email ko sila and pinag-up ko sila, di ba? Ayan, nag-apply ako dito February 24. And then, nag-follow up ako sa kanila na March 4 kasi walang update dun sa aking account application. And nag-reply naman sila kaagad. Ang nakalagay dito sa reply nila is, due to the volume of applications we are receiving, please allow 10 business days for evaluation. So, ayun naman pala, 10 business days is equal to 2 weeks. And pinalo up ko agad sila, di ba, after 1 week kasi wala pang update dun sa aking account. And gusto ko na talaga mag-invest, di ba? Kaya, ayun. So, hintayin nyo lang na ma-approve yung inyong account. So, mga 2 to 3 weeks siguro para ma-approve ito. And after that, tapos ka na, di ba? Meron ka ng stock market account and you can now start buying and selling stocks here in the Philippines. Pero, not that fast as kasi kailangan nyo pang mag-aral ng technical analysis and fundamental analysis. So, if you want more, so please consider subscribing sa ating channel and thank you for watching.